when they give gifts, they are expecting something in return. Hi! Welcome to my channel! Usapan na natin yung mga culture shocks na naranasan ko dito personally sa Japan sa 6 years ko dito. Siyempre, unang-una sa lahat ay yung garbage, yung mga basura. Dito may time, may araw, yung pagtatapon ng basura. Hindi ka pwedeng kung saan-saan lang basta magtapon. At kailangan nakaseparate yung mga trash mo. Till now, may mga kinds ng basura na hindi pa rin ako sure kung sa araw ba na to. At tanong lang namin yung mga kapitbahay namin. Mahigpit sila sa pagsusort ng trash dito. Kanyari, Monday, trash disposal ay ang mga, kunyari, kitchen garbage or mga papel, mga ganon. Kung magtatapon ka ng plastic sa araw na yon, hindi pipick upin yung basura mo na may plastic sa loob. Culture pala nila dito na lalagyan mo ng pangalan yung basurahan mo. Kahiya din kung hindi ka marunong mag-sort ng trash mo. Kasi parang, syempre, madaldal yung mga Hapon. Chichismis ka nila na hindi ka marunong mag-segregate ng basura mo. Pangalawang culture shock na naranasan ko dito ay yung rule nila against taking photos. Yung mga devices dito na may camera, palaging meron siyang palaging meron siyang built-in na shot, yung parang click. To give you an example, yan, so mag-take tayo ng photo, pakinggan niyo yung sound, ah. Ayun, hindi siya na-turn off. Lalo-lalo sa mga public transportation, maraming mga nagpipicture, mga hentai. Mga weird na mga tao na nagpipicture ng mga palda ng mga babae, mga ganun. Pag pinicturan ka nang hindi mo alam, papatingin ka na ganun. Paano kung hindi naman masama yung, yung purpose mo para mag-take ng picture? Kunyari, mag-take ka lang ng picture sa sobrang tahimik na lugar. Picture ka lang, kunyari, sa museum, mga ganun. Pwede ka mag-picture dun. Kaya pag mag-picture ka, maririnig ng lahat yung chik-chik. So, mapapatingin sila sa'yo. Pero, that's the way it is. At isa lang din yun sa mga culture shocks na naranasan ko dito na nasanay na lang din ako. Hindi na lang mag-take ng pictures in public spaces. Nung mga first months ko dito sa Japan, nagtataka ako bakit palaging may parang bell. Na tumutunog every 5 p.m. 5 p.m. dun sa isang city na nagwo-work ako. At dun sa isang city naman ay 4:30. Tapos naiisip ko, ano yun? Para saan yun? Ang niresearch ko, para pala siya sa parang it signifies na yung tapos na yung working day for that day. And parang sinasabi sa mga bata na, oh, magsiuyan na kayo, paggabi na, kailangan nyo na umuwi, bawal na sa labas. Pero pwede ka pa rin lumabas after nung bell na yun. Tapos na ang araw natin. Ganun. Pero alam naman natin na hindi totoo yun, diba? Kasi mahilig sa overtime yung mga Hapon. After parang 5 o'clock, 4:30 after pa nun, mga siguro mga 8 or 9 o'clock pa sila nakaka-uwi ng bahay dahil sa overtime. Next naman na naranasan ko dito, especially sa work, ay yung gift-giving culture. As a Filipino, parang mayroon din tayong similar culture na pagpupunta ka sa isang lugar, may mga pasalubong ka, ganun. Mayroon din same dito sa Japan, pero mas mahal yung yung bigayan ng regalo. Convert mo sa utak mo, magkano na to sa peso kung nagpapadala ka sa Pilipinas, pupunta ka sa isang lugar. Ang tawag nila doon ay umiyage, pasalubong sa Tagalog. Bibili ka ng mga around 1,000 yen, siguro mga nasa 400 pesos worth na regalo. Kung feeling generous ka, tag-iisa mo sila ng box. Kung wala ka naman budget, okay lang naman yung mahati-hati na lang sila sa box. Pero syempre, diba, mahalaga sa kanila yung presentation ng gift mo
Hindi pwede yung basta-basta lang na o naka-plastic, bibigyan mong ganun. Kailangan special. Kaya dito sa Japan, maraming mga stalls katulad nito na bilihan talaga ng omiyage o ng pasalubong. Isa pa sa gift-giving culture nila ay yung mga birthday. I've been to several companies dito sa Japan at ang bigayan po ng gift ay at least 3,000 yen para sa isang tao. Isipin mo yun, kung meron kang kasamahan na lima sa isang taon, ilan yung 3 times 5? Meron kang, gagastos ka ng 1.5 lapad para sa gift lang. Lima lang yun ha, pag lima lang yung kasama mo, para pag more, di ba? Marireceive mo din naman yun. Ngunit, parang kung hindi naman kailangan ng mga gift, wag na, di ba? That's just my opinion. Pero, ano talaga, kung special friend mo talaga, okay lang mag-gift ka. Pero, yung tipong dahil, ano, we're working together, I have to give you a gift. Parang ano siya, wala sa vocabulary ko. Meron din sila dito ang tinatawag na okaishi o to return, ang ibig sabihin nun. So, parang pag nagbigay ka ng gift sa isang tao, kailangan mong i-return. Bigay siya sa birthday mo, kailangan i-return mo sa birthday niya. Ganun. When they give gifts, they are expecting something in return. Para sa akin, parang hindi siya genuine. Ganun pag-iisip. Kung close talaga kayo, wala talagang problema dun. Pero yung tipong, for the sake of giving lang. Yung inis ka naman talaga dun sa tao. Bibili mo lang gift niya. Nainis din siya sa'yo. Pero dahil bigay ka sa kanya, obliged siya na magbigay sa'yo sa birthday mo, di ba? Isa pang nakaka-culture shock dito ay yung hindi naliligo yung mga tao sa umaga. So, as a Filipino, para di ba, tayo, ligo tayo sa umaga, ligo tayo sa gabi. Parang, hindi tayo mapakali pag hindi tayo maliligo pag bago pumasok ng work, bago pumasok sa school. Pero dito, as in, sa gabi sila mag-take a bath. Sa umaga, hilamos lang sila o toothbrush. Sila naliligo sa morning. Hindi nila culture yun. Siguro dahil may winter time, parang all year round, di sila naliligo sa umaga. Kaya, reklamo nung husband ko sa school. Kasi nag-work siya sa public school. Ang classroom, yung halimuya, ganun. Kasi hindi nga naligo ng umaga. Ganon. Isa pa sa mga nakikita ko dito na parang, oh, may ganon. Ay yung mga graveyard nila. Dito sa Japan, as in talaga, in the middle of neighborhood. Kunyari, bahay. May bahay dito. May cementerio dito. Pero maliit lang na cementerio. Kasi hindi sila naglilibing. Nagkikremate sila. So parang abo na lang talaga yung nandun sa parang altar nila. Basta, part siya ng, kunyari sa isang neighborhood dito sa amin, meron siguro isa, dalawa na graveyard. And normal lang siya nakatabi ng bahay, normal lang siya na ganun na pwedeng puntahan, linisan ng mga kamag-anak. Yung malapit lang yung abo nung namatay nila na kapamilya sa bahay nila, ganun. Hindi naman siya creepy. I just find it, merong ganun. Pero kung pipili ako ng bahay dito sa Japan, ayoko syempre nung katabi yung graveyard. Yung bahay namin ngayon, buti hindi masyadong malapit. Pero mga 3 minutes na lakaran, may malapit dun. Dito sa Japan, hindi uso yung mga janitor. Dahil, simula pa pagkabata, tinuturuan na clean up after yourselves. Katulad sa workplace, kami din yung naglilinis ng workplace namin. Kunyari sa school, sa classroom, kami lang din yung naglilinis every after working day. Minsan may mga general cleaning pag mga walang klase, everyone's helping each other sa mga paglilinis ng aircon, lilinisin mo yung whiteboard mo, mag-vacuum ka. I think isa yun sa mga
culture shock dahil parang pag nagtatrabaho ka sa ano sa Pilipinas, sanay ka na gawin mo lang yung ano mo, yung duties mo and responsibilities na bayad ka. And pagtatapos mo yun, uwi ka na. Clock out, uwi ka na. Pero dito, kasama yung paglilinis dun sa duties and responsibilities mo. Simula yun kasi yung culture ng Japan na yun, nung simula pa sa school, na yung mga bata din naglilinis ng classroom nila. Hindi lang siya yung toka-toka na Monday, ikaw, Tuesday, ganyan. Sila, ano, sila naglilinis talaga sila everyday. Kung may naisip pa kayo ng mga ibang bagay na kultura dito sa Japan na parang nabigla kayo, i-comment nyo naman sa comment box sa baba. At pag-usapan natin yun sa next na video. Bye! And subscribe! See you!